kayo nagkakilala? alam ni Joe. Hindi, sa isang dance studio. Kasi before, may sarili po akong girl group. Tapos siya naman, may sarili siyang grupo. So, minsan, nagko-collab yun sa isang dance studio para mas mura po yung bayaran sa studio. Para hati tayo, yung grupo nyo, tsaka grupo nila, para kumbaga, pag-ambagan na sa pambayad ng studio, ng oras mas marami. Na. Yes, I mean, mas kukonti po yung bayad. Nag-share na lang kami. So yun, doon po siya unang nakilala. Mm-hmm. 2017. Yes po, 2017. Mm-hmm. Tapos, paano kayo nagligawan? Ano yun eh, bali, anong nangyari sa amin, magbarkada muna kami for 18-19 for 3 years. Naging magbarkada kami for 3 years. Then, nung December 2020, ako po talaga yung na-fall sa kanya. Paano? Anong ginawa niya para... Wala ko bang dagdag lang. Charot, Ano yung music sa TikTok yung gumagano'n? Hindi mo gano'n. Kasi nung time na umamin ako sa kanya na meron akong feelings, may jowa ako noon. Actually, una ko inamin sa jowa ko. Tapos sabi niya, hindi yan totoo. Tapos, inamin ko rin sa kanya. Tapos yung una, ayaw niya po sa akin. Ayaw niya talaga. Aalis po ako nung kasi po respeto ko sa partner niya nung time na 'yon. Mhm. Meron po kasi siyang partner sa kanya. Respeto ko sa kanya, respeto ko sa partner niya. Tsaka sa daughter niya po. Sa ate niya rin. Natakot po kasi ako noon Nisip ko na pag ginoo ko agad to si Tony, sulotero 'yan, ganto ganyan. Inagaw niya 'yan. Tsaka hindi talaga ako gusto talaga nung una kasi hindi siya makapaniwala. Actually, paano mo sinabi sa kanya? Kasi parang may mga feeling ka na parang hindi umaamin sa sarili mo. So yung partner ko noon, malabo na kami. Sinabi ko sa kanya na, alam mo, may mali ako nararamdaman. Hindi ko alam kung dahil ba pandemic lang, na-appreciate ko yung kasama natin sa bahay. Ganyan. Siya yung lagi ko kasama maglaba, maglinis ng bahay. Kasama niyo sa bahay? Magkasama kami sa bahay. Simula nang gibagbarkada kami after noon, nagsama-sama kami sa bahay. Housemates kayo? Yes, kasi sa grupo namin, bukod sa pare-pares kami, may kanya-kanyang grupo, kinuha ko siya as MC ng grupo namin. So, nagkasama-kasama talaga kami sa bahay. So, nung time na yun, pandemic and all, nung 2020, yun nga, sabi ko sa partner ko, marito nararamdaman ko kasi siya lagi ko kasama, lagi mo kong iniiwan, tulungan mo ko. Sabi ko sa partner ko, then yung partner ko noon sabi niya, hindi yan, wala lang, akala mo lang yan. Hanggang sa nung nag-ahiwalay na kami ng partner ko, actually hindi dahil sa kanya, dahil family matter, hindi talaga kami naging maayos. And after nun, hindi naman din naging kami. Hindi naging kami. Nag-ilang buwan, tapos saka siya nagtanong kung pwede siya naman ligaw, tapos naghalos isang taong pa. Bago naging bago kami, parang ganon. So naging tayo ng 2022, last year, May 14. So, magto-2 years, di ba, mula nung inamin ko. Oo. So, ikaw, paano ka nakipaghiwalay dun sa partner mo? Yung partner ko kasi, hindi ko alam that time. Meron na pa talaga siyang iba. Hindi ko alam. Okay. Hindi talaga alam. So, nung bandang huli, parang binigyan niya ako ng imposibleng option. Kung iiwan ko daw ba ang ate ko, or magiging kami. Parang gano'n. Iiwan mo yung ate mo? Kasi hindi sila nagkasundo ng family ko, which is po yung ate ko. So, pinapili ka between your family and him? Yes. So, ate ko rin kasi, aminado naman siya, nakikialam siya sa relationship ko. So, siya naman, naglo-lock siya that time dahil hindi nga siya okay sa family ko. So, pinapapili niya ako. Though, pinapapili niya ako na hindi ko po alam na naglo-lock ko siya. Okay. Pero still, ang ate ko nag-iisa lang. Hindi ko papalit ang ate ko sa kahit na sino. Nota-nota, ganyan. Hindi talaga. Kaya, ang nangyari po nun, pinili ko ate ko. Okay. Ganun tama naman. Di ba? Diba? Kasi, tama naman pala. Oo. Kasi naglolo ko eh. Oo. So, okay lang din pala. Kasi parang, if someone asks you to choose between family na hindi ka naman inaabuso, di ba? Yes po, yes pamilya po. Naman siya na pamilya mo talaga. And him, parang may mali ata doon. Yes po. Though hindi naman din perfect ang family ko. Actually, pakialamera po ang ate ko. At bungakera. Pero, hindi talaga eh. Hindi ko talaga magpapalit ang ate ko. Masyado ko siyang mahal. Hindi pwede. And how do you feel about that decision? Tinignan ko siya sa mata, sabi ko sa kanya. So, parang gusto mo na makipaghiwalay, no?
Kasi alam mo, isa, kasi binigyan mo ako ng sitwasyon eh. Nilalagay mo ako sitwasyon ng alam mo na yung sagot. Alam mo na yung sagot sa tanong na yan eh. Mm-hmm. Alam mo na yung solution. Parang ganun. So yun, nag-impact siya ng gamit niya. And then, ano na siya? Umalis na siya sa bahay. Mm-mm. And then, kayo na yung naiwan. Nung naiwan kami, naglipat din to ng bahay. Umiwalay po. Umiwalay siya. Kasi ang iniisip niya, parang baka nabuguluhan ka, kailangan ko ding makahinga. Kasi parang toxic yung nangyari, di ba? Mm-hmm. Parang magulo siya. So, ayun, umiwalay siya ng bahay. Nagsama niya yung family niya. Then, nung naging kalmado na yung sitwasyon, tsaka siya ulit bumalik sa bahay ulit namin na kasama yung family ko. Ganun po siya. Tapos doon na siya nanligaw sa'yo? Opo, doon na siya nanligaw. Paano ka na nanligaw sa kanya? Siyempre, una nagtanong po ako, pwede man ligaw. Tapos... Tiyanong mo talaga? Tiyanong ko po siya. Birthday niya yung 2021. Mm-hmm. About 2021 birthday niya. Nagtanong ako sa kanya kung pwede man ligaw. Pumaig naman po siya. Mm-hmm. Yung the way kung paano ko siya ligawan, actually, sobrang swerte ko nga eh. Kasi kasama ko sa isang bahay yung nililigawan ko. Mm-hmm. So, everyday, meron kang chance na ipakita sa kanya na deserve ko yung oo niya. Arang ganun. Pero hindi naman po ako perfect. Marami akong moment na ayaw niya akong sagutin. Kasi lumalabas yung pagiging isip bata ako eh. Paano ka nagiging isip bata? Nagsiselos ako nung wala akong karapatan. Kasi yung ex ko nung time na yon pupunta pa rin sa bahay. Mm. Opo, yung ex niya kasi nagpupunta sa... Diyos ko, kung alam niyo lang po, ilang ex niya na yung tropa ko ngayon. Sige, sabi mo lang. Ano sa at mo na ex ko, babae, lalaki, ano niya po, friend niya. Noon na po kasi hindi ko maintindihan eh. Mm-hmm. Hanggang sa pinapaintindi niya sa akin everyday na, sino bang kasama ko sa bahay? Hindi naman ako nag-entertain ng ibang manliligaw. Ikaw lang yung nanliligaw sa akin. Tsaka binara niya ako na, bakit ka ba nagsiselos? Eh, hindi naman tayo. Sabi niya, wala kang karapatan. Sabi niya, oo nga, no. Sabi, kundi nasasaktan lang ako kasi baka mami, hindi mo ko sagutin. Mm-hmm. Tapos, ano, nagtatantrums ako. Paano tantrums? Umiiyak, nagdadabog. Nung time na yun. Parang bata talaga. Oo, yes, nung time kasi na yun, parang ano pa lang ako, 24? Oo. Kasi 26 pa lang din po ako ngayon eh. Mm-hmm. Maraming moment na talagang sinasabi niya sa akin, Vince, ewan ko ah, hindi ko alam kung sasagutin kita kasi sobrang isip bata mo. Hindi ka lang pinapansin, hindi ka lang kinausap, ganyan ka magre-react. Tapos naliligo ka lang noon. Naliligo ka sa akin, sabi niya, parang hindi ko nakikita magiging ganyan yung partner ko. Mm-hmm. So everyday, habang pinapatunayan ko sa kanya na, sagutin mo ako, hindi niya rin ako sinusukuan na baguhin niya ako. Parang sinasabi niya sa'yo kung ano yung mga ayaw niya. Opo. Oo. Tsaka parang nakikita niya na parang hindi, parang bata ka pa, kailangan mong tumanda ng onte. Opo. Ganun. Hindi ko napapansin na hinuhubog niya pala ako para pag sinagot niya ako, okay na yung ugali ko. Mm-hmm. May mga moment pala na ganun si Tony sa akin. Iniisip ko, ay wala na ata akong chance dito. Pero hindi niya ako sinusukuan. Ano ba, ganito, dapat di ganyan, dapat ganito. Kumbaga, nilabas ni Tony yung pagiging man ko. Yung pagkalalaki mo. Yung pagkalalaki ko, ganun siya. Paano? Paano mo nilabas ang pagkalalaki niya? Ano? Tawag dito, silent treatment. Hindi siya nakakausapin. Ganun lang, tapos magwawala siya dyan. Tapos ka na? Okay yan? Nakakalalaki yan? Na-feel yung bakla siya kaya parang akong babae, parang bakla ako kung mag-act, hindi dapat ganito. Ganun ko siya tinitrain. At saka, kinakausap ko siya. Actually, hindi naman kita gustong baguhin, wa. Kaya nga kita nagustuhan in the first place. Kasi nga, nakikita ko nga sa'yo na meron siyang mabuting puso. Iba kasi yung mabait sa mabuti. Diba? So, nung nakita ko yun sa kanya, parang naisip ko na eto ba yung gusto ko? Kasi kung gusto ko din to, kailangan ko din tulungan to, kahit naniligaw to. Kasi pag kinarelasyon kita, magiging parte ka ng pamilya ng kasama yung anak ko. Uh-huh. So, kailangan ko ng hindi ganyan. Ano? Pares kayo magtatantrum si Tyrone ng anak ko. Hindi pwede. Ilan taon na yung anak mo? Ngayon, 11. 11. Uh-huh. And ever since, close sila ng baby ko, parang niya kalaro lagi. Opo, wala pa po ano nun. Wala pang ligawan, wala pang ng feelings. Ano. Close talaga kami ni Tyrone ever since. Kasi, kaya ko pong makipaglaro sa kanya ng 10 hours straight. Pareho bata kasi nga, isip bata. Kasi, pare silang playful, gano'n. Mm-hmm. Mataas energy, ganyan. Ang point ko naman sa parang binabago mo ako, hindi yung kung paano yung character ko eh. Kung paano yung
yung pagiging isip bata ko, dapat hindi na ako ganun. Ah, okay po. Kumbaga parang, di ba? Siyempre, Joe, isipin mo. Isipin niyo po, 24 years old, nagtatantrums. Hindi naman natama yun, di ba? Ba't, ganyan taon na ba to? 24? Ba't ganyan? Parang ganun, kasi natrato ko rin siya kasing bata din talaga sa bahay. Kasi nga, magbarkada kami. Before. So, parang lahat sila nun, ano eh, marami kami nun sa bahay. Kasi marami talaga akong inampon nung pandemic. Isa na rin siya doon. Before pa lang mong pandemic eh, di ba? Basta working sa akin. Eh, nakita, wala kasi siyang bahay na matutulugan, gano'n. So, tutulog lang siya sa dance studio. So, din na namin siya sa bahay, mismo ng partner ko. Parang gano'n. So, marami po kami sa bahay. Para kaming, ano, galing sa mga broken family, yung iba, mga walang matirhan, talagang inano ko po sa bahay. Yes, saan nang galing yung gano'ng nurturing stance mo? So, naghirap din po ako. Kaya nung medyo gumagaan, gusto ko po talaga tumulong. Gano'n po siya. Kaya ayun, hindi ko talaga expected na ganun kasi hindi talaga, di ba Noah? Ako din, hindi ko rin po in-expect na magiging kami. Kasi ang tingin ko po sa kanya talaga yung ate. Tawag ko po sa kanya, bebe boy. Kasi upon ko siya, ganun yung feel ko sa kanya. Kaso habang tumatagal, na-appreciate ko talaga. Though hindi siya perfect, ang dami kong sigaw sa'yo, galit sa'yo. Pero na-appreciate ko talaga yung ano, yung andyan lang siya, yung palagi lang siyang available, ano pong kailangan, anong ganun. At until nung ganun pa rin siya. Consistent. Na parang ganun. supporting sa'yo. Supportive talaga, sobra. Ano, kumbaga, ewan ko baliktad, pero yung nagpapasakop sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kasi, may, ano ako, alpha female ako eh. Naintindihan ko na ganun ako. Kasi napansin ko sa mga past relationships ko, kaya siya nag-fail. Kasi sa una, plastic ako eh. Girl ako. Uy, bawal yan. Pabebe ka! Bawal yan. Oo, sige, susunod ako. Pag tumagal, aalma na ako eh. Kasi gusto ko pala talaga yung under. Gusto mo yung sumusunod sa'yo. Yes. Pero nakikinig din naman din ako. Takot din ako dito eh. Oo, pero yung gusto ko yung sumusubota sa akin. Yung kumbaga, hindi ka kukontrahin. Yes, not necessarily po. Under, di ba? But more of, naiintindihan ka niya, so sinusuportahan ka niya, tapos yung sinabi mong sumusunod ka rin sa kanya, meron ding times na siya naman yung nagsasalita. Yes po. Oo, baka yun yung hinahanap mo. Yung parang kaya kang sabayan. Opo. Di ba? At baka yun yung nagawa mo nung sinasilent treatment mo siya, na nagtatantrum siya. Parang nung nakita mo nagtatantrum siya, ay, hindi ako kaya sabayan nito. Intayin natin hanggang kaya na niya. Yes, yes. Nagawa mo naman. Mm-hmm. Congratulations. Thank you po.